guys, welcome to my YouTube channel. Halos 3 weeks akong hindi nakapag-upload ng video kasi hindi tayo nakapag-vlog, hindi tayo nakapag-review and reaction sa mga music. So, ang topic natin for today kasi ang dahilan din ng aking hindi pag-vlog. Sad to say kasi nakunan yung misis ko, nakunan siya ng 6 months yung aming baby sa kami ni mami. So, hindi namin na-expect. Walang may gusto. Pero, iyan na rin namin. Ibabahagi ko na rin yung naging experience namin sa naging case nung pagkakaon ng miscarriage sa pagbubuntis ng aking misis. So, mag-start tayo dun sa first trimester pa naman niya, okay naman yung baby namin. So, malusog. Okay, gumagalaw na maayos. Every hours or every week naman, okay naman yung paggalaw niya. So, pagdating ng second trimester niya, medyo nagkaroon ng hindi magandang pangyayari. Kasi, nung exactly 26 weeks niya ata, 6 months siya, nagkaroon siya ng lagnat. Dalawang araw siyang nagkaroon ng lagnat noon. So, before siya lagnatin, September 7 or 8, nag-vlog pa kami. Nag-vlog ako noon, nag-upload ako ng vlog noon. Na about sa, nalaman niya namin na yung final gender ni baby. So, September 8 yun, alam ko. So, tuwan-tuwa kami noong time na yun kasi finally, boy na yung anak namin. So, yun nga, hindi namin nasaan to. So, September 8 yun, after namin magpa-check up sa aming OB, okay naman, normal naman lahat yung findings ng ultrasound niya. So, healthy naman si baby, okay yung heartbeat, okay lahat yung size, tapos yung fluid niya sa katawan, okay naman. So, after namin magpa-check up, 3 days o 4 days, September 8 kami nagpa-check up, siguro mga September 12 to 14, doon na siya nilagnat. So, grabe yung lagnat niya noon, 2 days siyang nilagnat. So, hindi niya nakamdaman na mainit siya, pero yung kapatid niya, yung ipag ko, si Alo, naramdaman nung init po yung kapatid niya, yung ate niya, na sobrang init. So, nung pag-uwi ko galing work, pinupunasan niya ng malamig na tubig kasi sobrang init nga ng katawan niya. Pero yung misis ko, hindi niya nakaramdaman na mainit siya. Pero siguro, yun daw sinasabing lagnat na nasa loob. So, yun nga. Siguro yun yung naging epekto doon sa baby namin kasi ito 2 days siyang nilagnat lang naman, 2 days. So, after nun, September 12 to 14, check up ulit namin ng September 17. Kaya, ayun, di nababahala na kasi kami kasi after niya nilagnat, medyo humina yung paggalaw ni baby. Medyo hindi na siya ganun ka-active nung mga previous week na nakalipas. So, nabahala na rin kami kasi tapos tumitigas yung tiyan niya. Tapos bumaba yung humihina yung paggalaw. So, 17, 3 days na lang, check up ulit naman namin. Kaya, hihintay na namin yung 17 para mapacheck up si Mrs. So, yun, nagpacheck up kami sa OB niya. Merong sinabi yung OB niya na hindi maganda kasi, yun niya, lagnat siya. Pero, hindi niya sinasabi pa nung time niya kasi hindi pa naman siya tinatanong. So, nung sinabi pa lang nung OB niya na medyo bumababa daw yung heartbeat ni baby, naging 130 yata o 140, normal yata 160. So, bumababa daw yung heartbeat, tapos hindi siya ganun kagalaw, tapos tumitigas daw yung tiyan niya nung time na inaano yung tiyan niya. Bakit daw tumitigas, hindi daw normal yung pagtigas. Kaya, so yun nga, tapos nung time na yon nabasa din niya na bumaba yung fluid niya. So, sabi nga ni Doc, medyo sensitive yung kalagayan niya, kaya kulang siya sa fluid kasi hindi naman daw normal pag
kung mababa yung fluid, so kailangan daw uminom ng tubig, buko, nireseta naman siya ng gamot, saka buko nga daw uminom. So, tapos, na-request din ni OB namin na mag-second opinion sa ibang OB kasi meron siyang, wala kasi siyang ultrasound na report. So, sabi niya magpa-second opinion para sure kami. So, yun nga, yung reseta niyang gamot, binili namin, tapos uminom kami, uminom naman siya ng buko, tsaka tubig, more water, inom siya kasi noong time na nilagkat nga siya, medyo kumina yung pag-inom niya ng tubig. Kaya siguro, yun ang inisip namin na yun ang naging cause na medyo bumaba. So, yun nga, after nun, nag-second opinion kami, September 17 kami nag-check up, so September 21, 4 days ago, check up ulit kami, nag-second opinion kami kay Dr. Santiago. So, yun nga, ang findings niya doon, hindi din maganda kasi sabi, bumababa na yung fluid, nagiging 2 cm na. So, dapat ng 12 cm yung normal. So, sabi 2 cm, kaya medyo delikado si baby daw. Kaya, sabi, ayun nga, kuminom ulit ng tubig. Nung nireseta naman sa amin ni doktor, nung isang OB namin, okay naman, tama naman daw yun. Pero, yun daw, ano yun daw muna si baby, pakiramdaman ng misis kung gumagalaw ulit, ganyan, ganito. So, yun nga, tapos yung heartbeat niya naging 125 na, so bumababa daw talaga. Kaya, sabi, yun nga, more water, tapos buko. So, ginawa naman namin lahat. So, yun naman ang sinabi din ni Obi. Kaya, yun din ang pinakinggan namin. So, tapos, after nung September 21, September 23, yun na, hindi na talaga siya, medyo, hindi na talaga gumagalaw si baby. So, hindi na ako pumasok ng trabaho nung sabi ko, mag-check up na tayo ulit dun kay Doc. Ngayon, tinawagan namin yung OB namin. So, sad to say, naka-quarantine siya si Dr. Santos. Kaya, hindi daw mamat niya check up. Hindi mati-check up si Macy's. So, naghanap kami ng OB, tumawag kami sa mga kaibigan niya or sa mga kamag-anak niya kung sino yung magaling na OB. So, na-request niya si Doktora Bombase dun sa Megapan sa Good Sam. So, yun doon kami nagpunta. Yun nga, after doon, nag-check up siya. So, yun nga, nandun na, nababahala na kami, nandun yung kaba. So, nung nandun na kami sa loob, yun, ginagano na ni Doktora, yung dyan niya. So, parang, nakikita ko yung mukha niya, talagang parang wala siyang ang mukha niya parang wala siyang kumbaga wala siyang maramdaman na galaw. So nabahala na ako na baka nga pero hindi ko iniisip ng time na yun na wag naman sana ganun naman sana okay gumalaw may heartbeat. So yun nga biglang nawalan ng heartbeat, wala na daw siyang maanong heartbeat. So kasi 21 nagpa-check up kami, 125 pa yung heartbeat niya. So after ilang araw lang, 2 days biglang nawala yung heartbeat ni baby. So yun nga. Sabi nga nito Bombase, hindi na daw maramdaman yung heartbeat, wala na talaga daw paggalaw o movement si baby. So pinilit niya kaming magpa ultrasound doon sa kanya, doon sa kabilang room para malaman talaga namin kasi sa clinic niya wala eh. So yun nga, nung pumunta na kami doon, yun nga, bago kami magpa-ultrasound, umiyak na kami ni Mrs. So pinapakalma ko siya, sabi ko, kung para sa atin, kung hindi, tanggapin na lang natin. Pero hindi madali, pero kailangan lang talaga namin support sa isa't isa. So yun nga, magpa-ultrasound na siya kami, wala na talaga si baby. So yun nga, talagang ang sakit ng time na yon. Hindi ko makakalimutan yung time na yon na parang binaksakan kami ng langit at lupa. Parang ang sakit kasi first baby na let boy namin yun, kumbaga unang lalaki namin. So talagang ayaw namin talagang isipin yung na wala na nga si baby. Pero ngayon na nag-decide na si Doc na bumalik kami. After niya, bumalik kami nung gabi na yon kasi bibigyan daw siya ng pampahilab.
tudrukan siya sa dextrose, ng bibigyan siya ng gamot ng pampahila para 1 to 2 days pwede na daw niyang ilabas si baby. Kasi ang nangyari kasi sa kay baby, nabawasan na siya ng, nawalan siya ng fluid na sa katawan, sa tummy ni mommy, naubos yung fluid niya, naging 2 cm nga, tapos bumaba na hanggang sa, yun nga, kumbaga naging ano na yung baby, hindi na makahinga, hindi na makagalaw. So yun naging cause ng, siguro yun naging cause nung, yung naging cause na nawala na siya ng heartbeat. So hindi rin din namin inisip na siguro ano lang nun, baka hindi pa nagde-develop na maayos yung internal organ ni baby, kaya siguro nagkasakit si misis, pwedeng ganun din, or talagang hindi masyadong maayos ang development ng baby. Sabi ito, pag nilalagnat daw, sabi ng kami, pag nilalagnat daw yung mami, minsan meron din problema si baby sa loob. So yun yung naging, pwede rin namin maging dahilan, or pagpunta namin sa mga clinic, siguro doon din nahawa siya ng, dahil pandemic, doon nahawa siya ng virus. So natapat talaga kami sa ganitong sitwasyon. So madaming cause, madami din dahilan eh. Madami kaming iniisip na dahilan, kaya tinanggap na lang din namin. So sa una hindi madali, pero nung time na yun na, kwento ko yung nasa ano kami, nasa hospital na kami, bumalik na kami nung gabi, kumuha kami ng gamit, tapos yun na, in-antigen kami, puti ka mo, negative naman kami kasi mamaya maging positive ako, hindi ko siya mababantayan. So yung time na yun, magkakaroon pa ng paglilabor si misis. Ang tawag kasi doon, induce yung ano niya, ang tawag doon yung pag, bibigyan siya ng gamot pampahilab. So sabi naman nito 1 to 2 days ang bago lumabas si baby sa isasaksak sa kanya. So yun nga, sinaksakan na siya, okay na, nandun na kami sa ward, nasaksakan na siya ng doon sa dextrose niya na pampahilab. So yun na yung kalbaryo ng asawa ko, yun na yung paghihirap, nandun na yung sakit na nakaramdaman niya sa labor, tapos yun nga, maghihirap pa si misis, tapos wala naman na yung baby namin. So naiiyak talaga ako nung time na yon, pero hindi ko pinakita kay misis, na hindi ko pinakita sa kanya na pinanghihinaan ako ng loob o kanumanan, at kumbaga pinapalakas ko yung loob niya kasi ang hirap sa amin, ang hirap lalo sa kanya kasi nalagaan niya si baby. So nandun na siya sa ward, nakahiga na, na-confine kami ng alas 9. So alas 10 umaatake na yung paghilab ng kanya, or 10:30 yun, hindi, nandun na, may sakit-sakit na ng konti, kirot. So sabi ko, ma, okay ka lang ba? Sabi niya, okay pa, kaya ko pa. Pero lumipas nung ilang minuto, ilang oras, habang tumatagal, lalong sumasakit yung paglilabor niya. So sakit ng naramdaman niya, hindi daw niya maalaman, parang ilang nga, naglilabor talaga siya, umiiyak na siya sa sakit. Ilang oras, siguro 3 to 4 hours siya naglabor. So ang hirap makita yung asawa ko na gano'n kasi sakit sa akin eh, lalo din sa kanya kasi nga patay na yung baby tapos nagde-labor pa siya. So sabi ko, Lord, bigyan mo na lang kami ng lakas ng loob, lakas ng katawan, lalo na yung asawa ko kasi ino-normal niya si baby. Hindi naman kasi sinis si misis ko kasi sabi naman ni Doc, pwede pa naman daw i-normal kasi maliit pa yung baby, 6 months pa lang, kaya pang ilabas sa puwerta ni misis. Yun nga, basta bibigyan siya ng pampahilap, tsaka yung nilalagay dun sa puwerta niya, yung parang, ayun kung yung nilagay dun, para daw mas mabilis lumabas. So, yung pang kaya mabilis din lumabas, kasi, yun nga lang, naghirap siya ng 4 to 5 hours siyang naglabor, pero sabi nga ni Doc Bombase, kaya pwedeng i-normal kasi naka 1 cm na yung ano niya, yung sipit-sipitan. Kumbaga, so gusto na talaga lumabas ni baby nung time niya. Kaya pala tumitigas yung tiyan ni misis noon nung mga ilang araw bago siya magpa-check up. Yung pala, parang nagle-labor na siya, nagaan na yung bata, gusto nang lumabas. So thankful pa rin kasi kami kasi sabi si baby gusto nang lumabas. Kumbaga, inisip niya ni baby na pag hindi siya lumabas, maapektuhan si misis, magkaroon ng
magkakaroon ng lason si Macy sa katawan. Kaya mas pinili niya na lumabas. So, thankful pa rin kami sa kanya, kay baby. Binantayan niya yung mama niya. So, guardian angel namin sa ngayon. So, balik tayo dun sa hospital na naging experience ko. So, yun niya, umiiyak na siya sa sakit. Minuto-minuto, sumasakit, umihilap. So, sabi niya sa akin, magpahinga ka na para pag lumabas na si baby, pag manganak na ako. May lakas ako, sabi ko, hindi ako makatulog kasi yun niya, napipikit ako pero i-ano naman yung dyan niya. Hindi ako mapakali, kumbaga, ayoko matulog. Dahil pag oras na yun na lalabas na yung baby namin, nandito ako sa tabi niya. Hindi ko talaga siya iniwan, hirap na sitwasyon niya. So, nakakayak din ng time na yun kasi may nanganak. Sa world kasi may tatlo kami. Tatlo kaming nandoon kasi wala nang private. Wala nang tawag ito, VIP na room. So, may ward. May kasama kami. Nasa ward. So, yun, may mga baby silang kasama na lalaki din. Tapos, sa isa naman lalaki din. So, abang napapalikon si Miss, hindi nawawala yung naluluha siya, nalulungkot. Sabi ko, mga ganyan. Isin natin. Tapos yun niya, sabi ko, kaya mo yan, ma. Laban tayo, hindi pa huli ang lahat. Sabi ko, may plano ang Diyos. God is control. Pinalakas ko talaga yung loob niya. Hindi ako umalis sa tabi niya. Hindi ako natulog. So, habang nakikita pa rin namin yung mga baby na umiiyak, kahit ako naluluha kasi. Talaga, mawalan ng anak. Yung mga baby, si Mrs. nakikita ko na habang iniinda niya yung sakit, naluluha siya. Sa bakit daw ganun, bakit daw inalagaan naman niya yung baby namin, pero bakit nga yun nawala kagad na maaga. So, sakit. Kaya ako, nilaksan ko na lang yung loob ko. Nung habang yun niya, nakamdaman niya yung sakit. 5 hours siya nag-labor. So, yun na. Ano na siya, yung mayat-maya na yung sigaw niya. Sabi na, pa, hindi ko na kaya. Takal lumabas. Nung pagdating ng alas 3, sabi niya, pa, tumawag ka ng doktor. Sabi niya, tumawag ka na ng nurse. Masakit na, mihilap na talaga. Hindi ko na kaya. So, tumawag ako ng nurse. Ngayon, tumawag ako ng nurse. Sabi ko, nurse, yung misis ko, sumusubok na yung sakit ng tiyan. Lalabas na po yung baby. Tapos yung mga nurse doon, parang natatakanta pa, hindi pa masyadong alam yung gagawin. So hanggang sa sumigaw si Mrs., nandun ako sa main nurse, lumabas ako ng word pumunta nga ako sa nurse. Sumigaw na yung asawa ko na, yun na nga, sumigaw na gano'n. Dali akong takbo, sabi ko, ano nangyari ma? Si baby na, nakalabas na doon yung ulo, sumigaw na siya, nakasigaw niya, sakit na, kumbaga, parang gusto na nga lumabas talaga. Nakaramdam pa siya ng sakit. So, yun nga, sabi ko sa guard. Sa nurse, tamagan nyo na po yung si OB namin. Bentakan nyo ng kuminos. Hindi, hanggang salamat kami kasi merong resident doctor doon sa tabing kwarto namin, sa tabing ward. Nagmalasakit na siya kasi sumigaw si Mrs. Nagising sila lahat. Hindi pumunta siya doon. Sabi niya, relax ka lang. Sabi ni Mrs. Sabi, ano ba, nasa may doc mo? Sabi, papunta pa lang po. Sabi niya, sige, di, sabi niya, Missy, tinignan niya yung ano ni Missy. So, yan, lumalabas na pala si baby, nandiyan yung ulo. O, sabi niya, nga po, doc, sakit na sakit na po ako. Sabi niya, gano'n. So, tinawag niya yung, nurse, kuha mo ko ng gloves. Kasi, check niya. Ng gloves nga. Ngayon, ang tagal din kumuha, halos siguro 10 minutes bago nakakuha ng gloves. Sabi ni nung nagmalasakit yung doktor, sabi niya, ano ba naman yan? Ang tagal yung kumilos. Tapos yung stretcher, pinapapunta din niya yung stretcher. Wala pa din, halos 15 minutes ginagamit daw. Kulang sila sa ano. So, yun nga, sabi niya, dapat pag mga ganyan, aktibo kayo sa mga gamit. Tulad niya, nangyari kay Mrs. Nahirapan pa, si grabe ang paghihirap ni Mrs. No? Kawang-awa ko, sabi ko, Lord, paano ba siya si baby? Para awa niyo na po kasi hirap na baka mamaya hindi pa makayanan ni Mrs. Bumigay siya, yun ang iniisip ko sa loob ko. Lord, para awa niyo na. Yung time na yun,
di inano siya ng doktor, pinakalma siya, yung resident doctor, pinakalma siya na kaya mo yan, ayan, huwag ka mag-alala, lalabas naman maayos yan, ganyan talaga sa una, ganyan talaga, pang ilang baby mo na ba yan, di sabi niya, pangatlo po. So yun, naalaman din niya na yun yan, yung baby namin na wala nang hininga sa tiyan ni mami. So yun, pinakalma pa din niya, relax ka lang, ayan, kaya yan, ayan, magiging normal yan, magiging normal lahat, andyan yung ulo, nasa puwerta mo na, lalabas na lang. Hindi naman kasi natin pwedeng, hindi naman daw kasi pwedeng pilitin ipuwersang ilabas kasi malambot pa yung mga buto noon tsaka yung ulo, kaya talagang, kaya nga binigyan siya ng pampahilap tsaka yung pampaano para mabilis tumabas, maging maayos yung paglabas. So yun nga, alas 3 yata, okay na, dumating na yung nurse niya. Dumating na din yung stretcher, ayun na, doon siya, pumunta na siya sa OR. So, nandun na siya sa operating room, kabang-kaba ako, sabi ko, lumabas nang maayos si baby, pati si Mrs. maging maayos. Kalmado na ako, sabi ko, okay na. Baga, thankful na ako kasi ligtas si Mrs. Sabi ko, ganun na lang, Lord. So, yun nga. Naging successful naman. Nung lumabas si baby, tinawag na ako, alas 4 yata mahigit, yun, naging successful naman yung paglabas ni baby. So yun lang, malungkot kasi yun nga, alam mo yung maabangan mo yung baby na pag-iyak. Kaya nga sabi ni Mrs. baka daw may milagro, umiyak daw yung baby namin nung nilalabas niya, baka daw mangyari yun. So nandun na yung plan, kumbaga alam mo yun, yung gusto mong magdasal ng himala baka matupad. So hindi naman nangyari, kaya ayun, lumabas baby na pinula ng buhay, pero okay naman kami, sabi, okay naman, sabi kasi ni nurse na wala naman, okay naman yung mukha ni baby, parang masaya naman siya, buo na siya, wala naman daw, hindi mo naman makikita na walang masyadong nag-develop dun sa ano niya, panlabas na kaya niyo pa. Kompleto, may kamay, may paa, may mukha, may mata, lahat. Buo na siya. So, yung ang i-develop na lang niya, yung internal, yung mga kidney, mga lungs, brain. So, ayun niya, siguro hanggang doon na lang si baby. Kaya, hindi na pwedeng mag-develop siguro yung ng maayos. Kaya, siguro bumigay din yung katawan niya. So, yun, share ko ng experience namin, para lang sa kaalaman din ng lahat na makakanood nito. So, kailangan, siguro ang payo lang namin sa inyo, siguro, pag talagang sensitive yung pagbubuntis nyo, bed rest talaga. Walang gagawin, walang nakain na lang, pagtatayo, kakain lang, liligo. Hindi magluluto, hindi maglilinis ng bahay, lahat. Kumbaga, pahinga lang si Macy sa higaan lang siya. So, yun na lang siguro yung naging ano namin, payo sa inyo, kumain ng prutas, gulay, laging tubig, kasi yung tubig importante sa tummy ni baby, sa tatya ni Mrs. Kailangan din naubusan ng fluid talaga si baby pala, kasi yun yung nagiging buhay ni baby, yung tubig sa loob, kasi kailangan malakapal yung CM ng fluid niya para maayos yung paggalaw ni baby, madedevelop na maayos yung internal ni baby, lahat ng kanyang katawan. So yun, siguro sa susunod na lang, pag meron plano si Lord na magpiyayaan pa kami ng isang anak, so pag-iingat na lang kami, pag-iingatan ko na lang si Mrs. talaga, ako na lahat gagawa. Siguro nung time naman ako naman talaga lahat gumagawa, yun nga lang, may time na pag pumapasok ako sa trabaho, syempre hindi may iwasan na alagaan niya yung bunso namin kasi 2 years old pa lang. So yun nga, nakakagawa din siya ng ano na gawain sa bahay, pero sabi ko naman na ano lang, i-maintain lang din naman niya. So hindi talaga para sa amin, nandito na, hindi naman, wala naman nagkakasi, kasi pag kasisiyan pa kayo, walang mangyayari, hindi makaka-recover yung asawa mo. So pag mayroong insidente na nangyari sa inyo, support nyo lang yung asawa nyo, kailangan nasa tabi nila kayo, kailangan palakasin nyo yung loob ng asawa nyo, huwag kayong panghinaan ng loob, kumbaga huwag kayong umalis sa tabi niya para naisip niya na
mayroong sumusuporta ako sa kanya kahit sa ganong sitwasyon. So yun nga, payo ko sa inyo, magdasal na lang kayo lagi pag nagbuntis si misis, sa maging maayos yung pagbubuntis niya. So medyo napahaba na yung vlog ko, so hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Sana biyayaan pa kami ng isang anak na pag nagbuntis siya maging healthy. So sana makarecover na maayos si misis, balik yung kalakasan niya, kalusugan, para pag nagplano kami na mag-anak ulit, okay siya, okay yung pagbuntis niya. So maraming salamat sa inyong pananood. Mag-comment kayo guys kung gusto niyo kung ano yung naging experience niyo sa pagbubuntis ng asawa niyo. Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo. Baka alam namin, makatulong kami sa inyo. So hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat po sa inyo. Sa susunod na vlog ko na lang ang mga dapat kong gawin na mga dati kong vlog. So ito lang for sharing lang itong video na to. So maraming salamat. God bless you all. Keep safe. Thank you.